Hi guys! So in today's video, freelancing na naman ang pag-uusapan natin. Ayan, so kung medyo nalilito ka pa at pero gusto mo nang magsimula as a freelancer pero hindi mo alam kung paano. So this video is for you. Ano ba yung una mong dapat gawin? Pag sinabi kasing freelancing, ang iniisip ng karamihan is yung actual job agad. So ibig sabihin yung ginagawa agad pero hindi yun. Madaming phases yan. Okay. So, ano nga ba ang freelancing muna? So, freelancing, ito yung para kang partner ng client mo ng hindi ka empleyado. Meaning, wala kang SSS, PhilHealth, and other benefits. Hindi siya employment type. So, para kang partner ng client mo. So, meron kang skill, i-offer mo yon sa client mo. Pwedeng project-based, like 1 month, 3 months, 6 months, 1 year project ang pagkakasunduan ninyo ng client mo. So, mas mahirap ang freelancing kasi hindi siya guaranteed. Sa employment type, meron kang guarantee na ma-employ ka. So, hindi ka basta-basta i-unhire doon. So, dito sa freelancing, pwede kang i-unhire anytime. Okay, so, kaya dapat meron kang kontrata. Pag-uusapan natin yan later on, okay? Okay, so let's start na. So, here's the step-by-step guide to freelancing. And so, paano nga ba mag-start as a freelancer? Ano ba yung steps? So, una, identify your skills so you can figure out your offer. So, ano nga ba yung skills mo? So, saan ka ba magaling? So, magaling ka bang magsulat? Magaling ka bang mag-design? Magaling ka bang mag-edit ng videos? Magaling ka bang mag-type? Magaling ka ba sa accounting? Magaling ka ba sa social media management? Magaling ka bang mag-post or gumawa ng mga viral videos? Magaling ka ba sa recruitment? Magaling ka ba sa sales? Magaling ka ba sa marketing? Magaling ka ba sa lead generation. So, sobrang dami mong pagpipilian dito sa freelancing. Isipin mo na lang ang isang business. Kapag may isang negosyo and kailangan niya, lalo sa digital, kung ano yung skill mo na pwedeng remote or pwede mong gawin na nasa bahay ka lang with a laptop and the wifi na pwede mong pagkakitaan na skill, yun ang isipin mo. For example, admin. Pinakamadali yung admin. So, kaya mo bang mag-offer ng administrative task like copy-paste or encoding, ganyan, and recording of data, mga ganon. So, kung kaya mo yon, so yon. Pwede mo siyang i-offer. Or magaling ka ba sa social media, lagi ka bang nag-Facebook, TikTok, magaling ka bang mag-share ng mga post or magpa-viral. So, pwede ka sa social media management. So, isipin mo kung anong skill mo na pwede mong i-offer. So, dito sa freelancing, hindi nila hinahanap kung college grad ka, masteral, doctorate, whatsoever. As long as you have the skill na hinahanap ng client mo, pwede mong i-offer dito. Okay? So, walang discrimination dito and hindi tinitignan yung educational degree mo. So, ito yung maganda sa freelancing. Hindi na tinitignan yung educational degree and mostly wala nang masyadong requirements like MBA and hindi na mahaba yung proseso ng kung paano kumita ng pera. So, dito, sobrang bilis lang, ipakita mo lang kung ano yung meron ka. And kapag na-satisfy or nagustuhan ng client, then you can work together. Yan, so yan, identify your skills. Sipin mo, ilista mo para alam mo kung ano yung i-offer mo. Ayan. So, yan nga, nasabi ko kanina, social media manage. Ito yung mga examples ng mga skills na pwede mong i-offer. So, pinakamadali is social media management. So, lahat naman tayo marunong mag-Facebook, di ba? Marunong tayong mag-manage ng social media. So, video editing. So, ito, kailangan mo ng skills ng editing. Pero madali lang din naman itong matutunan. Copywriting, kung mahilig ka magsulat, yan, pwede ka dyan. Admin assistant, ito yung pinakamadali. So, recording of data, transfer of data, anything admin assistance, kung anong kailangan sa'yo ng client mo. Okay? Next. So, ayan. What is one skill you want to offer?
So for example, ako, ang pinaka-skill na nakita ko na nag-stand out sa akin kasi I tried so many things before ko nalaman kung ano yung skill ko. Kasi kailangan mo ding i-try kung alin. So nag-start ako, nag-apply ako as like accounting, sales, madami. And then video editing. Pero nung sa video editing, it turned out na okay naman siya, na-enjoy ko siya nung una. Pero na-realize ko na it takes too much of my time yung pag-i-edit, revision, ganyan. So, sabi ko, masyadong naubos ang oras ko sa video editing. Hindi na ako masyadong kumuha ng client sa video editing. So, before yung talaga yung may pinakamarami akong client sa video editing. So, ngayon, content creation na lang. Nag-focus na lang ako sa content creation. Okay? Ayan. So, step 2, prepare your resume or portfolio. So, yung resume mo, ayan, meron akong video doon sa mga past video ko na kung paano gumawa ng resume using Canva. So, check mo na lang yon. And then, kung gusto nyo makita yung portfolio ko, ilalagay ko na lang sa description box para ma-check niyo how I create my portfolio. So, actually, ginawa ko yung portfolio ko using Adobe Portfolio. Before, meron akong Canva, pero mas nagustuhan ko yung sa Adobe Portfolio. And si Canva, free lang siya. So, pwede kayong gumawa sa Canva. Mas madali siya. So, make your resume customized. Kailangan unique yung resume mo. So, kailangan unique yung i-offer mo. And kailangan mag-stand out ka sa iba. So, paano po mamalalaman yun? Mag-check ka sa mga online websites, sa mga freelance platforms para makita mo kung anong hinahanap talaga ng mga client. So, yun yung i-match mo dun sa skills mo. And yun yung ilagay mo dun sa resume mo. Para once makita nila yung resume mo, ito yung hinahanap ko, ito yung i-hire ko. Ganun. Okay. So, step 3, choose a freelance platform. Ayan. So, ano ba yung mga freelance platforms? Ito, mga online job sites, freelancer.com, upwork.com, onlinejobs.ph, fiverr.com. So, yan, hindi ko na idagdag dito. Ayan, sa Facebook pages, ayan, mga VA pages, video editor, and so on and so forth. Referrals, kung meron kang mga freelancer na friends, pwede kang magpa-refer kapag naghahanap yung client nila ng skill na meron ka. And other social media like LinkedIn, TikTok, and Instagram. Sa LinkedIn, mag-post ka lang doon ng mag-post ng skill mo. And then, madami doon mag-DM direct na client kung gusto nila. Actually, madami akong nakuha doon na client sa video editing and marketing sa LinkedIn. Kasi, professional network yun eh. So, kung naghahanap sila ng professional, like, for example, professional lead generation specialist or marketer, doon sila naghahanap kesa sa mga online jobs. Mas madali kasi doon makapag-recruit ng freelancer. And then sa TikTok, may mga nakikita din akong nag-hire. And Instagram, meron din. Yan. Ayan, so step 4, set your rates. So alamin mo kung magkano yung pricing strategy mo. So hindi masamaan mag-start ka sa maliit. Kasi doon naman lahat nagsisimula. So alam mo namang tasan mo, tapos yung offer mo or yung trabaho mo is hindi pa ganun kapulido. So dapat start small, and then once na master mo yung skill na yon, pwede ka nang mataas, mag-apply sa iba. Yan. So i-research mo kung ano yung standard na rate dun sa skill na meron ka. Like for example, admin assistance ngayon napakababa ng $5 per hour na lang. So check mo kung ano yung rate, and then stick ka muna doon. So kapag feel mo na gamay mo na siya, and then doon ka na magpataas. Okay? Yan. Start small kasi you need to build your reputation. Tapos kuha ka lang ng mga smaller projects, and kailangan may positive reviews sila. So maintain good relationship with your client na rin para magkaroon ka ng positive reviews and
karoon ka ng magandang relationship sa client. Mali, may refer ka pa nila sa iba, diba? Yan. And then, step 6, network and market yourself. So, ang pinaka magandang gawin dyan, ako kasi, yung LinkedIn profile ko, lagi ko siyang ina-update. So, nagpo-post ako doon. And then, doon na ikita ng mga employers or clients kung gaano ka ka-professional or competitive. So, yan. And market yourself. So, sabi mo, freelancer ka, you offer this, you offer that. So, wag mo siyang itago. Wag mong itago yung skill mo. And so, you need to market yourself para magkaroon ka ng maraming clients. And then, step 7. So, for retention, kailangan i-maintain mo ang client relationship para magtagal kayo ng client mo and matuwa siya, ma-help mong mag-grow yung business niya para bigyan kanya ng positive reviews. And, of course, para tumagal ka rin sa kanya and tuloy-tuloy ang work. Tuloy-tuloy ang money. Dollars. Okay? So, kasi kapag hindi ka niya nagustuhan, maghahanap ka ulit ng panibago. Ang hirap na naman. So, back from the start. So, once na nagustuhan mo yung client, maintain good relationship. And, gawin ng maayos ang trabaho. Ayan. So, good luck sa iyong freelancing journey. So, kapag may gusto pa kayong topic na gusto niyo i-discuss, i-comment niyo lang below. And I'm going to discuss it, okay? Thank you so much for watching, guys. Please don't forget to subscribe to my channel. Bye!